Hello mga Dixers, kamusta kayo? O medyo matagal tayong pinapag-upload, no? So ngayon guys, kaka-out ko lang sa trabaho. So ngayon, gagawa na naman tayo ng bagong tutorial about Samsung units, especially Samsung S10 Plus. At ngayon guys, yung tutorial ko is about Samsung Notes. Yung nga, yung mga dati kong in-upload na about Samsung Notes tutorial is malalaman nyo kung anong ibig sabihin ng Samsung Notes. So pakinood lang po na yung mga naunang mga na-upload ko about Samsung Notes kasi malalaman nyo doon kung anong ibig sabihin ng Samsung Notes, okay? So yun guys, ang i-upload ko ngayon is sa bagong tutorial naman is about Samsung Notes pa rin guys kasi nga marami tayong magagamitan about ng Samsung Notes. So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo is paano natin mag-change yung text style. Ibig sabihin yung font, yung ginagamit natin, pwede natin mag-change. Mag-change natin to black or italic or may underline sa ibaba o yun ang gagawin natin guys. So sa mga marunong, makinig na lang po kayo. Sa mga hindi marunong, ito ay para sa inyo. Okay? Just start na tayo guys. No? Sabi ko nga, 3 to 5 minutes, tapos na tayo. Direct tayo sa dapat natin ituturo. Okay? Huwag natin pairapin yung mga subscribers at mga nanonood sa atin. Okay? Sige guys. Okay, start na tayo. Medyo nabubulol ako. Sige. Okay guys, start tayo. First guys, no, punta tayo dito sa ating Samsung Notes. Kasi naman, Samsung Notes yung ating tutorial ngayon. Okay? Then, click tayo. Ito yung na-try ko kanina guys, no? So ngayon guys, no, kapag mag-change kayo ng font, kunyari ito yung font natin ngayon, magta-type tayo, good morning, okay, iba naman, mabuhay. So ayan, so ito guys, ito yung mga Arial mga text, so pwede natin ito i-change, okay? Ang gagawin lang natin is, madali lang guys, punta tayo dito, itong pangatlo from the left, 1, 2, 3, itong pangatlo po. I-click lang natin yan, makikita natin yung mga iba't ibang textile. Pero yung feeling ko yung nakikita dito is yung Arial Black at yung italic at yung may underline sa ilalim. Okay? Try natin guys ha, click natin to. So ayan guys, ito yung makikita natin textile. So itong B, kapag i-click mo to, ayan. So magta-type ka ngayon, ay wait lang po, nawala. Balik tayo, ayan. Then click itong B. Okay, ayan. So medyo makapal siya sa dati. At kita nyo ba? Ayan. Ito yung dati yung walang style. Ngayon ito mga style yung napili natin yung B. So ngayon guys, try natin yung pangalawa. Itong italic. Okay, click natin to. So i-type natin yung mabuhay guys ha. Mabuhay. So nakikita nyo ba? Di ba naka-italic siya? So ito yung walang style. Itong Arial. Siguro Arial Black to. Na mas makapal. Itong makapal naman pero naka-slanting siya. Ito yung italic. So, try natin yung iba guys, no? Itong may underline sa ilalim. Click natin yan. So, maglagay. Okay, mag-type tayo ng mabuhay. So, ayun guys. Meron siya underline sa ilalim. O, diba? Ang galing lang. Ito lang yung tutorial ko ngayon guys, no? 3 to 5 minutes. Tapos na tayo. So, guys, no? Pag nag-click kayo dito, ang makikita lang ito. Pero may nalaman ako guys na kapag magda-download pa ng ibang textile, rarami pa to, may mga marami mga italic, yung ganun, yung iba't ibang mga iba't ibang textile, marami pa ng iba. So kailangan mo pa mag-download. Pero ngayon guys, kontento na ako sa ganitong font, so hindi ko na kailangan mag-download, okay? So yun guys, no, ito lang yung tutorial ko ngayon. Mamaya gagawa naman ako ng pangalawang video. So sana antayin nyo. So ito muna yung i-upload ko ngayon guys, no? So sana nakasubaybay ka sa video nito. At kung hindi kayo nakasubaybay, paki-replay lang tong video ito. At kung gusto nyo, please like and subscribe and hit the notification bell para ma-update naman kayo sa mga bagong uploads ko. Okay guys, no? Ito talaga yung binabalik-balik kong sabihin sa inyo guys, na kumain na masustansya ang pagkain, matulog maaga, mag-exercise at magdasal araw-araw. Okay guys, no? Thank you for watching. Have a good day.